Hello friends! Muli po nagbabalik ang inyong kaibigan na si John Wick. Ngayong araw po nito, pag-usapan po natin sa ating programa ang nangyayari po, nangyayari sa ating bansa. No? Hindi lang po sa bansa natin, kundi nangyayari din po ito sa iba't ibang panig pa ng mundo. Ito po ang tinatawag nating pandemic. No? Although marami po nagsasabi na wala pong pandemic, pero meron pong crisis na sinasabi natin na nangyayari sa bansa natin, no? Lalo-lalo na po sa mga naapektuhan ng mga kababayan natin sa iba't ibang panig po ng mundo. Well, ngayong araw po na ito at babanggitin po natin at tatalakayin po natin sa ating balitaktakan yung sinasabi pong 7 Grace 1. No? Ito po ay nailathala sa isang aklat ni Sir Chuck Bentley, isa po siyang financial crown CEO, no, ng isang negosyo po sa Amerika. Well, ang sinasabi po ni Chuck Bentley, ito po ang sinasabing Grace 1 na ito, ito po yung nangyayari ngayon sa ating bansa. Na nagtataka po tayo, no? Ilang buwan na po tayong nagtataka at sinasabi natin sa ating mga po sa mga social media na bakit walang mga politiko na nagsasalita, no? Tungkol dito sa ating mga nangyayaring lockdown and pandemic o yung mga protocol natin. Bakit walang mga lawyers na nagsasampa ng kaso? Dahil marami po tayo nakikita ang mga paglabag sa mga karapatang pantao ukol po dito. Marami po mga implementation na wala po talaga dun sa batas natin, no? Yung mga minamandate po nila na wala naman talaga sa batas ng ating pamahalaan o ng gobyerno. At nagtataka rin po tayo, bakit ang mga church leaders po natin tahimik po. Tahimik sila, no? Na nasusupress ang kanilang karapatan bilang mga miyembro ng simbahan, no? Meron po tayong separation of church and state, no? Pero kung nakikita ninyo, maraming simbahan ay nakasara. Lalo po ngayon, marami na naman ng simbahan na ipasara. Pero kung titingnan po natin, may mga bukas na mga ibang establishmento. O kagaya ng Sabungan, mga bukas po yan. Pero yung simbahan, sarado. No? May mga sinasabi po silang mga non-essential daw. No? So wala tayong nakikita sa mga government officials, mga leader natin, sa mga leader ng simbahan na hindi sumasang-ayon o tumututol dito sa mga bagay nito. Masyado silang tahimik. Bakit kaya? So nakita po natin na at nabasa dito sa tinatawag na 7 Grace 1. So pag-aaralan po natin ito, ano po bang ibig sabihin ng 7 Grace 1 na ito? No? Sabi po ng author, ito po ay isang event na obvious na nangyayari katulad po ngayon. No? Out in the open, people see it, they know it, they see it as a threat, but they tend to ignore it. Yan po ang sabi ng author. So kung meron pong Grace 1, meron din tayong tinatawag na Black Swan. Ano naman po yung Black Swan? Ang Black Swan naman po, ito po yung isang nangyayari katulad niyon, once in a lifetime event that affects everybody or it affects the entire nation. So masasabi po natin na yung COVID pandemic ay isang Black Swan. At yung naging response ng mga tao, lalo na po ng mga leader natin, yun naman po ang tinatawag nating Grace 1. Well, pag-aralan po natin, no, kasi naging symbolic po itong swan na ito, no, yung parang bibe, no, symbolic po siya. Pag-aralan po natin kung ano ba yung mga symbolism ng Grace 1. No. Number one po yung swan, bakit siya ginamit dito? Yung elegance, number one yung elegance. Kasi pag sinabi nating swan, elegante po ito, eh, no? Makikita mo siya sa mga expensive na mga accessories, sa mga furniture. So, yun po ang symbolism ng swan na nakikita po natin madalas sa mga pamilihan, no? Number two, beauty, no? Pag nakakita ka ng swan, nakikita mo po yan sa mga painting, no? Yung mga ginawa, lalo na yung mga nung araw po, no? Mga medieval times, no? Yun po madalas sa mga kaharian, yan, mga ganyan. Nakikita po ninyo yung mga painting, yung mga artistic display, yung mga ganyan, no? Pang-display, mga sumisimbolo ng isa o dalawang swan. No? Meron din po itong symbolic din po ito sa pag-ibig, no? Bakit po? Kasi yung mag-partner po, yung dalawang swan, karaniwan, nagka-ano pa yung ulo nila, no? Nagka-dikit pa, no? Na, minsan nakikita pa natin sa mga, ano to, mga ginagamit natin sa bahay, gaya ng toyo, silver swan, mga ganyan, di ba? So, nagiging symbolic din siya sa mga pangkaraniwang mga bagay. Pero, ito nga po, symbol siya na madalas makikita natin na merong pagiging elegante o parang mamahalin siya. Pang-apat, loyalty. Ang swan po pala ay loyal. Isang partner lang po pala ang kanyang, ano, hindi tulad ng mga ibang ibon
o hayop, paiba-iba sila ng partner, no? Ito pa lang si Juan, eh, very loyal sa kanyang partner. Kung sino lang yung partner niya, yun ang talagang pamatagalan niyang partner, no? At panglima, yung symbol po siya ng peace, no? Tranquility and idyllic, no? Yung tinatawag nating peaceful or pleasant. Halimbawa, nakikita mo lumulutang-lutang yung swan doon sa lake. Napakapayapa. Sumisimbolo siya ng kapayapaan. So, yan pala ang dahilan kung bakit ginagamit ito sa mga industriya ng negosyo. At ngayon naman, inalintula dito sa pandemic natin. Kaya tinawag itong gray swan or swan. Well, dumako na po tayo sa unang bahagi natin. May mga bahagi po itong ano natin, programa na to, no? So, ang topic po natin, unang-una, nagbigay ng warning po ang Bible sa atin, eh. No, nasa Bible po yan na darating ang araw na yung Antikristo ay mag-take over at kokontrolin niya ang mundo. Sa paanong paraan po? Sa pamamagitan po ng ekonomiya. So, nangyayari na po kaya yan? Nangyayari na po yan. Actually, medyo nagsisimula na po yan. No? Mga ilang taon na pong nagsimula po yan. Gaya ng halimbawa, number one, yung nagkaroon na tayo ng tinatawag na digital economy. And cashless society. So ano po yan? Kailan po nangyari yan? Medyo matagal na po yan. Several decades ago, nagsimula na po yung digital currency. Kasi sinimula na po ng mga banking industry po yan, eh. Halimbawa, yung mga credit card, nagsimula sa credit card, no? Pag nagbayad ka, wala ka ng cash, gamitin mo na lang yung credit card mo. At nag-i-evolve po. Nag-i-evolve. Katulad yan, meron tayong mga tinatawag ng e-commerce, e-banking. Pag magbabayad ka ng mga kuryente, Meralco, for example, tubig, telepon, gagamitin mo na lang sa computer o sa cellphone mo, mobile banking. No? I-credit na yan dun sa ano mo, sa telepono mo, o mababayaran na yung mga utilities mo sa pamamagitan ng electronic banking. Hindi ka na nag-withdraw, hindi ka na rin pumunta sa banko, pero directa through the computer, very accessible po yan, no? At ako rin po mismo ginagamit ko yan. Kung nahalba ko, for example, nasa Cavite ako, magbabayad ako sa isang establishmento, gamitin ko lang yung cellphone ko, na ano, bayaran ko na, hindi ko na kailangan pumunta pa ng banko. So, yun yung tinatawag po nating e-banking, no? At na-improve po nang na-improve yan. Meron na rin po tayong tinatawag ng mga GCash, no? Through mobile phone, through smartphones. Meron tayong mga Paymaya, mga ganyan, sa ibang bansa, yung mga, sa mga Chinese, yung tinatawag nilang Alipay, WePay. In fact, sabi nga po ng isang kaibigan nating Chinese, no, na nagpunta po dito sa Pilipinas, no, na kliyente rin po natin yan, eh, sa mga proyekto natin. Sabi niya, matagal na po din ang ginagamit yan sa China, Shanghai. In fact, di sila gumagamit po ng pera. Ang ginagamit lang po nila doon ay yung WePay. No? Iaano lang, papakita lang nila yung cellphone nila. Merong barcode o yung QR code. Magbabayad na. Madededuct na doon sa kanilang mga banking account nila. So, napaka-high-tech na rin po. No? Nagsimula na yun sa... Parang mas high-tech na nga ho, advanced na ngayon sa China kumpara ho sa mga ibang Western countries. Sabi po nitong kaibigan ko na to. So, yan po yung tinatawag nating e-banking. No? Nangyayari rin po yan sa tinatawag nating e-commerce. Halimbawa, lalo ngayon, very popular ngayong mga lockdown. Umu-order po tayo ng mga pagkain natin sa Grab. No? Grab food, mga ganyan. Order tayo ng mga bibili natin sa Lazada. No? Dito nga po sa amin, halos araw-araw po dumadating yung Lazada, eh, no? Minsan, nag-aabang din po kami doon dahil may mga order kami galing halimbawa sa Maynila dahil di ka makalabas ng Maynila. At pagdating dito, napaka-convenient, eh. Magbabayad ka lang ng magkano na ba ngayon? 70 pesos. Dati 50 pesos lang ang bayad dyan. Pero ngayon, nasa 70 to 100 pesos na yung shipping charges niyan. Pero hindi mo na kailangan pumunta ng Maynila para gumastos ng transportation. So, napaka-convenient, eh. With your mobile phone or computer, naka-order ka na, no? Coming from Davao, no? Halimbawa, or from Mindanao, may produkto kang kinuha doon. Pwede dadaling dito sa lugar mo, no? Kahit saan, sa Pilipinas, even sa galing sa abroad, nagagawa na po yan ng e-commerce na yan. Gaya ng mga Lazada, Shopee, etc. So, yan po yung tinatawag nating digital currency and cashless society. So, balang araw, meron pa kayong magiging improvement yan? Meron po, no? Ang ginagamit po ngayon sa Sweden, eh, yung tinatawag na RFID, Radio Frequency Identification. Yung meron lang po silang ginagamit na maliit na chip, sinasaksak dito sa kamay, at pag bumili ka, no, lalo sa mga grocery, hindi mo na kailangan ng pera, hindi mo na rin kailangan ng mga credit card, itatapat mo lang yun. Tip,
Ayun na, bayad ka na. Andun na lahat ng mga ano mo, detalye, bayad na. Kung ano man ang pangalan nito, o saan man niya, magkano man yung pera mo, makikita na yan doon, no? Mababayaran na. So, ito na yung bago, no? Ito yung parang sinasabi natin na parang ito na yung darating sa end times, ha, no? So, parang naiisip natin na ito na yata yung gagamitin ng mga kaaway natin. So, sabi nga po sa Revelation 13:17, so that no one can buy or sell unless he has the mark of the beast. There is a possibility, sabi ko po sa inyo mga kaibigan, na ito pong mga RFID na to, yung technology na to ay gamitin ng kaaway. Bakit? Eh, ito po yung madaling i-control ng tao eh. Madaling i-access, no? Madali kang ihinto. Katulad ng nangyayari po ngayon, no? Pupunta ka ngayon ng mga, halimbawa, yung mga restaurant, mga 7-Eleven, hinahanapan ka sa ibang mga bayan or mga lungsod ng RFID ay ng QR code. So pag wala kang QR code, hindi ka makakabili, no? Parang ganyan, dress rehearsal na rin po 'yan, no? Maganda yung technology pero pwedeng gamitin nga po ng kaaway, no? Parang anti-poor po ito kung titingnan natin. Bakit? Eh yung mga mahihirap na naman pong mobile phone eh. Kung meron man 'yan, yung mga dipindot lang 'yan, no? Yung mga sinaunang mga telepono. So hindi rin po sila makakabili, kawawa po, no? So, 'yan po yung number one. Among the seven, the global move toward digital currency and a cashless society. Bentley says the transition actually began years ago and has proceeded rapidly since COVID-19 hit. With the threat that our actual physical currency may be tainted with the virus. And over time, the Bible warns that ultimately the Antichrist will control the world through the economy. And so I think we need to be aware that it's moving that direction rapidly and to do our part to be prepared for that. Number two, biometrics and social scoring. Biometrics, naalala ko po na nagtatrabaho ko sa isang industrial company, high-tech na company po ito. In fact, they are the number one electronics company in the world, the largest, even the largest. So during that time, 1997, nagtrabaho po ako dyan, mga panahon na yan, 1999, meron na po kaming mga biometrics na ginagamit po dyan eh. Even meron po kaming mga ID, may mga chips na po yun doon. Kung pagpapasok pa doon, may access ka na. So, ginagamit niya nung araw. No? Maaring ngayon, gagamitin po yan. Hindi lang biometrics, meron sila tinatawag na social scoring. So, halimbawa, pag-usapan po natin kung ano yung ibig sabihin ng social scoring. Halimbawa, nangyayari na rin po ngayon yan. Ha? Airlines, wala kang vaccine passport o wala kang bakuna. Hindi ka pasakay ng eroplano. Possible mangyari yan. No? Meron silang tinatawag na green passport. Okay? So, pagpunta mo dun sa airline company, bago ka makasakay, katulad ng nangyayari dito sa atin, sa Metro Manila, hindi ka pasasakay ng eroplano kung wala kang pinirmahan ng mga contact tracing. No? Or wala kang mga swab testing. No? Ito nga yung reklamo ng isang doktor na sikat ngayon. Eh, no? Na isang negosyanteng doktor na pumunta siya ng Cebu, hindi naman pala hiningi yung contact tracing sa kanya. Ay yung swab testing result sa kanya. Pero ni-require siya doon ng Manila or nung airline na mag-conduct ng swab testing. So gumastos pa po siya. No? Nabaliwala lang yung gastos niya. Wala naman palang mga ganong ano. Pero balang araw, maaaring mangyari pa yan yung mga ganyang requirement. Ano pa? QR code. So, pag meron kang QR code, makakapasok ka sa isang establishment. Kung wala kang QR code, hindi nila mamomonitor. Hindi nila matitrace kung pag-asaan ka, sino ka, no? Ano yung mga ibang identification mo. Parang yung mga ibang mga private information mo, nilalagay mo na sa QR code. In fact, meron nga pong mga border ng mga probinsya na nangyari sa atin dito sa atin, sa bansa natin, na hindi ka makakapasok sa border ng probinsya na yon hanggat wala kang QR code. So, ginagamit na po talaga yan, no? Even sa mga iba pang mga establishmento. Vaccination and passport, no, sinabi ko na po kanina yan, no. Possible mangyari po yan, no, na pag wala kang bakuna, hindi ka ma-employed or hindi ka makapasok sa isang establishmento or hindi ka makapasok sa ibang bansa. So, bukod po yan sa mga swab test, kasi meron po kaming mga kliyente ngayon, in fact, may kliyente kami na nagre-require ng swab testing para sa mga empleyado. Halimbawa, mga driver, mga ganyan, mga helper. Bago sila makapasok doon sa loob ng mga property or mga facility ng planta, kailangan po nila ng mga swab testing. Kung wala po yun or may positive sila, hindi po sila makakapasok. So, naging requirement na. In fact,
Nagsimula po ito sa China, no, yung Communist Party of China. No, ginagamit nila yung social scoring niya sa mga kanilang mga kababayan. Bakit? Kasi madali po dun eh. No, doon po nagsimula yun dahil alam natin na na communist country na itong China. Madali silang mapasunod. Yung obedience ng mga Chinese, eh, mas madaling kontrolin ng kanilang gobyerno. No? At ngayon, sinusubukan pong gamitin niya ng mga private corporation. Sabi nga ng mga private corporation, nakikita po natin sa balita, ang ganda naman itong kumpanya na to, kasi itong kumpanya na to ay bibili ng bakuna. Itong kumpanya na to ay mag-donate ng bakuna dun sa ating gobyerno. Maganda, no? Kung titingnan natin, parang maganda nga ako talaga dahil nagkawang-gawa sila. Pero kung magiging requirement po ito para sa empleyo, ay hindi po yun kawang-gawa. Kumbaga ito ay tyranny. No? Pagsupil na to dun sa karapatan ng tao. Kasi hindi naman po minamandate ng batas ito eh. No, lalo ngayon, wala pong mandato na maging ano tayo, na magpabakuna tayo. Hindi po 'yan requirement. So naawa nga po ako sa mga ibang empleyado na lalo na 'yung mga frontliner natin na sabing ganyan eh, hindi kayo mare-renew 'yung kontrata ninyo, hindi mare-renew 'yung inyong empleyo kung kayo ay hindi magpapabakuna. So walang magwapo 'yung mga tao kundi magpabakuna. Ayun, nandun po 'yung iba, no, na injured sila, no. May sakit, hindi nakapasok sa trabaho. So later pag-usapan siguro natin 'yan. No? The use of biometrics and social scoring also make up these gray swan trends. Airlines are pushing for COVID-19 contact tracing and the use of smartphone apps to prove travelers have been vaccinated for the virus. And Bentley says a number of companies are already using social scoring. Right now, if I take an Uber, not only do I evaluate the driver, but the driver evaluates me. And a private company could vote me out of their system. We're seeing that in social media right now. We see some of this ranging from Twitter blue checks to Facebook likes and others. In China, the Communist Party uses social scoring to rate its citizens' obedience to government authority and loyalty to communist ideology. Positive scores garner favor. Those with low scores are denied jobs, travel benefits, and education.